Hi mga momshi! Welcome back to isa na namang episode ng ating Lutong Pinoy. So today video, tuturuan ko kayo kung paano magluto ng chicken curry a la Joy Bustos. And please don't forget to subscribe and click the bell button para updated ka sa aking mga bagong videos. At huwag muling kalilimutang mag-like at mag-comment sa baba. Kung bago ka lang sa channel ko, mag-subscribe ka na para maturuan kita kung paano magluto ng iba't ibang putahe ng ulam. Napakadali lang ang putahe nito, kaya kung gusto sa'yo, sundan mo na ako habang nagluluto. So ito yung mga ingredients na kakailangan natin sa ating pagluluto. Bawang at luya. Isang perasong sibuyas. Isang perasong red bell pepper. At isang kutsara ng curry powder. Carrots. Patatas. Ang ating gata ng niyog. Ang unang piga at ang pangalawang piga. Isang kilo ng manok. At syempre, kakailangan natin dito ng patis at ng seasoning. So tara, mag-start na tayo. First step, nagpainit lang ako ng kawali at nag-add lang ako ng mantika. After na umilit yung kawali at ang mantika, nilagay ko lang yung luya. Isahin lang natin ito hanggang sa maluto. Pag naluto na ang ating luya, ilagay na natin ang ating bawang. Pag nalagay natin ang bawang at mukhang luto na ito, isunod na natin ang sibuyas. Then, pag luto na, isunod na rin natin ang manok. Isahin lang natin ito hanggang sa mag-light golden brown na yung kulay ng manok. After mag-light golden brown na yung manok, ready na tayo para mag-add ng ating susunod ingredients. Nag-add lang ako ng patis. Pakuluin lang natin ito ng hanggang 5 minuto. After 5 minutes ng ating pagpapakulo ng patis, haluin lang natin ito at igisayin pa natin ito ng bahagya. After ng mahalo, ready na tayo para mag-add ng ating pangalawang gata. Ito yung pangalawang pinagpigaan ng gata. After nating mailagay yung pangalawang pinagpigaan ng gata, ready na tayo para mag-add ng ating curry powder. At isunod na rin natin dito yung red bell pepper. Haluin natin ito at pakuluin lang natin ito ng hanggang 15 minuto. Pakalipas ang 15 minutong pagpapakulo, ready na tayo para mag-add ng ating mga gulay. Ilagay natin ang patatas at carrots at pakuluin ulit natin ito ng hanggang 10 minuto. After 10 minutes ng pagpapakulo, ready na tayo para mag-add ng ating unang gata o yung unang pinagpigaan ng gata. After natin maglagay ng kakang gata o yung unang pinagpigaan ng gata, mag-add na rin tayo ng ating seasoning. Haluin lang natin ito at pakuluan pa ng hanggang 10 minuto. After ng 10 minutes ng ating pagpapakulo, kung napansin nyo, hindi ko na siya tinakpan. Yun ang purpose para matuyo yung ating huling gata na nilagay natin sa ating chicken curry. So haluin lang natin ito at hayaan lang natin na matuyo pa yung konting gatang natitira. Haluin pa natin ito ng mga kahit ilang minuto.
And then finally, luto na ang ating chicken curry a la Joy Bustos. Thanks for watching, mga mami! See you on my next episode!